Yes, good afternoon mga kabarangay. Samahan niyo ako today. Welcome sa aking channel, Rizel TV. Today, magluluto ako ng nag-create kasi ang aking may bahay. Ang gusto niya lutuin adobo. Kaya ngayon, sisip-sip ako. Luto tayo ng adobo. Wala naman akong ano eh. Wala naman akong menu everyday. Kunyari, almusal, sa tanghalian, sa kasahapunan. Kung ano lang yung ano, maisipang iluto, luluto. Yun lang. Kasi nga, nag-create na si Mrs. Kaya tara, samahan nyo ako. Ito mga kailangan natin. Siyempre, baboy, patatas, siyempre yung toyo, yung suka, black pepper, bawang, four cubes, bay leaves, one water, mga 1 cup, tapos egg. Kaya may egg kasi adobo with egg and with potatoes ang iluluto natin. Special, kasi special yung nag-request yun. Sip-sip. Tara, umpisa natin. Lagyan tayo konting oil. Lagyan natin yung ating bawang. Mas masarap kasi ito palalambutin natin kasi mas ma-absorb na yung mga ingredients na ilalagay natin later. Garlic natin, 6 cloves ito ang ginamit ko dito. Maraming garlic kasi sa adobo, mas masarap eh. Ating baboy. Pagpa-brownin muna natin siya or palalambutin bago natin ilagay yung ating toyo o ating suka. Lagyan natin ating water. Yan. Simmer natin siya siguro ano, mga 30 minutes para sa akong malambot yung baboy. Balikan ko kayo mga kabarangay pag okay na yung pork, tapos ilalagay na natin yung ating toyo saka yung ating suka, okay? Thank you.
Yes, mga kabarangay, nakita nyo na, tuyo na siya. Lalagyan na natin yung ating toyo at yung iba pang mga sangkap. Okay, toyo. Ito mga ano, 1/3 cup. Supa. Ito mga ano lang, 1/2 cup lang yung supa. Huwag nyo nga haluin ha, baka may ilaw yung suka. Then, paminta. Ating bay leaf. Yun. Tsaka, yung ating 4 cubes. Takpan ulit natin. Pwede nyo siyang lagyan ng konting water kung gusto nyo, kung medyo masosang gusto nyo. Pero kasi gusto ng asawa ko tuyo eh. And lagyan natin ng konting water kasi para hindi siya agad matuyo, ma-absorb ng karne yung ano, yung lasa. Konti lang. Yes guys, ito, tignan nyo oh. Yan ang ating adobo. Diba? Tignan nyo yung kulay, ang sarap na. Lalagyan na natin yung ating patatas. Pwede nyo rin kasing i-fry ito bago nyo ilagay sa adobo. Kasi ako, nagle-less na ako ng oil kaya hindi na ako nagpa-fry ng patatas. Nilalagay ko na lang siya dito. Yan. Tapos, ito kasing adobo masarap to, yung pang, kung pangpulutan, ilalagyan ko to ng ano, ng sili ng labuyo. Rapsa yun. Eh, pangulam itong niluluto ko ngayon. Siyempre, bawal maanghang. Saka, favorite din ng mga bata ito, lalo yung bunso ko. Saka, especially nga, si wifey. Paborito niya. Uling-uling na natin lalagay yung ito kasi baka ma-overcook. Takpan lang natin. Tignan nyo muna siya ulit bago natin takpan. Yung simmer natin kanina inabot ng ano, mga 45 minutes bago lumambot yung pork. Yun, mga kabarangay, silipin nyo. Ayan, luto na yan. Ipapatong lang natin yung egg. Ayan. Actually, pwede nyo yung pag-serve, lalagay nyo na lang yung egg sa ibabaw. Kasi para hindi siya ma-overcook. Yes, ito na yung mga kabarangay. Luto na siya. Ang adobo ni Rico. Yun, no?
Yan, panigurado nakangiti yung aking asawa niya ngayon dahil paborito niya yung ulam na yan. Okay? Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na to sa pag-prepare ng pananghalian para sa aking mahal na asawa. Siyempre sa aking mga anak katapo. Dun po sa mga bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe and click nyo po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking gagawin. Ingat po tayo lahat mga kabarangay. God bless. I love you all. Bye-bye.